Diretso na tayo dito po sa mga namumroblema, mga ginang ng tahanan, mga namimili, mga restaurant, mga problema itong presyo daw ng sibuyas. Bakit mataas at iba-iba? Ito, sabi ni DJ T-Bone, 150 pesos daw ang presyo niyan sa kuan, Marikina. Kita mo, 150 pesos. Samantalang sa pagbinili raw yan doon sa bukid, sa mga farmer, 10 to 50 pesos lang per kilo. Bakit dito 150? I can't believe. Anong nangyari? Doble presyo. Ang nakapansin niyan, ang Department of Agriculture, ay salamat naman. Marami na mga siguro mga middleman dyan. Kausapin natin si Carosendo So, ang chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura or SINAG. Magandang umaga, Carosendo. Si Erwin Tulfo po ito at Aljo Bindiho. Good morning po. Live tayo sa PTV at sa Radyo Pilipinas sa programang Punto Asintado Reload. Good morning, sir. Good morning, Kong Erwin and Ancho. Magandang umaga. Morning. Actually, Carosendo, ang DA ang nakapukaw ng pansin namin na nagsabi na mag-iimbestiga raw sila dahil ang farm gate ng sibuyas ngayon ay nasa 10 to 50 pesos lang. Pero pagdating daw dito sa merkado sa Metro Manila, nasa 150 or paiba-iba. Ano ho ang dahilan kaya nito, sir? I'm sure kayo ho ay medyo nababagabag din. Opo, opo. Kasi yung farm gate price nga ngayon dito sa Bayangbang tsaka dito sa may Baysiha, ang presyo talaga is 18 to 20 yung puting sibuyas. Okay. Yung pulang sibuyas, umabot ng 55 to 60 ang farm gate price. So, chinek natin yung wholesaler dun sa Divisoria. Ang puting sibuyas, nasa 35 pesos lang ang yung bumibili ng 9 to 10 kilos, bigay lang ng 35 pesos. Ang problema sa retail, bakit ganun kataas, no? Double or triple yung presyo sa retail base. Ano ba ito? So, sa may problema talaga between yung itong retailer, bakit ang laki ng patong nila, mas malaki pang patong nila kaysa yung nagtatanim ng sibuyas. Oh. Saan ba tayo nagkakaproblema? Sa logistic cost o yung itong mga middleman? Yeah, sa tingin ito tayo, may negosyante. Kung makita natin yung wholesale price, no? Yung ito is yung nagbebenta ng wholesale sa Divisoria, yung 9 kilos, 10 kilos. Ano na lang 35 pesos no? Opo. O bakit yung retail umabot ng 70 to 100 plus? So may nagsasamantala talaga, tama ho ba? Oo, may problema. Kung may sindikato natin yung nagde-deliver sa Metro Manila, ang presyo na deliver nasa 30 rin diba? 30 pesos. Kung 30 pesos, paano umabot ng 70 yung puti? Tapos yung pula naman, may patong umabot ng 150. Yan ang eh. Alam ninyo, sir, na yung mga balitang natanggap natin na halos itinatapo na nga lang itong mga nabubulok na mga gulay natin dyan sa Northern Luzon. Tama ho ba? Pagkatapos siya, pagdating dito, ganyan kamahal. Tutulungan dapat ng pamahalaan ito. Tanggalin na itong mga middleman, itong mga negosyante yung nagsasamantala sa presyuhan ng ating mga gulay, katulad na lang na sibuyas. Opo. Kagaya ng repolyo. Yung board member ng inggit sa akin kanina, ang presyo na lang ng farm gate ng repolyo dun sa binggit is 3 pesos naka per kilo. Oo. Pero kung dating ng Manila, kung makita natin ang mahal pa rin, no? Umabot ng 50 to 60. Uh-huh. So, may problema talaga yung mga middleman na nag-distribute sa Metro Manila. Ang suggestion nyo ho kaya dito, Carosendo, para ika nga, kasi ang kawawa po yung consumer na naman eh. Ano ho kayang magandang suggestion? Kayo ho directly involved kayo dyan sa mga agricultural products. Can you
give us any suggestion? Siguro magkaroon ng isang meeting with the secretary kung paano natin i-ano yung logistic, no, from Benguet i-deliver sa Meta para at least maayos itong preso yung freight lang ang maski singilin para at least yung presyo naman sa Benguet or sa Nueva Ecija yung mga sibuyas. Director Panganiban, this is Erwin Tulfo po and Aljo Bindijo. Live po tayo sa Punto Asintado Reload Program ng PTV at Radyo Pilipinas. Good morning po. Good morning po, Kong Erwin and Sir Aljo. Morning. Opo. Director, nabasa po namin na medyo nagalit po yata sekretary at nagtataka at nag-utos na ng maimbestigahan itong bakit mataas ang presyo ng sibuyas sa mga merkado natin. Gayong sa farm gate, ito ay between 10 to 50 pesos lamang per kilo. So, ongoing na po ba ang inyong investigasyon, Director Panganiban? Apo, yes sir. Kami naman po ay regular na nagmo-monitor ng ating production areas hanggang sa ating mga storages. And ang amin pong agribusiness assistance service ay sila naman po ang umiikot sa ating mga palengke for the prices, sir. No, okay. Sige po. Ay so where do we go from here? Makakatulong po ba ito or hahabulin ninyo? So do you think meron po dito cartel na naman? Gumana na naman ang cartel dito? Director Glenn? Sir, palagay ko naman yung ating mga ano nung cartel. Of course, this has been lengthily discussed ano po sa mga Senate and congressional hearings. Palagay po namin ay kung meron mo po ay baka ho ito ay nasawata na natin ano dahil meron na po tayong mga napanagot of course with the smuggling issues and ito nga po tayo po ay nag-iikot at nagmo-monitor ng ating supply so with that po siguro sir with the information that we are getting and of course yung sa ating mga law enforcement authorities na nakakasama natin ay sir mas confident po tayo sa pagre-report ng ating mga stocks so yun sir meron na po tayong mga nakasuhan din sir so medyo siguro ilag na rin po sila. Director, dito po tayo sa problema na kinakarap ng bayan itong El Nino. Naghanda na po tayo lahat, DA. Okay, ano pong marching order dyan sa na Pangulo dyan sa BPI pagdating sa long and short term na solusyon para food para po sa food security and pa mapababa ang logistic cost natin. Apo. Sir, sa atin ano, El Nino from last year pa lang po ay atin na itong pinaghahandaan. Kami po sa BPI bilang ang mandate namin production support services yung mga climate resilient po na mga technologies ating ginagamit yung pong controlled environment farming dahil ho ng mga hydroponics at mga naka-greenhouse po para shielded siya sa elemento at doon naman po sa logistics itinatry po natin na i-connect sir yung ating mga natutulungang mga state farmers sa mga merkado no ginagawa natin ito sa pagtulong sa kanila with Philippine agricultural practices ano sinesertify natin para po sila ay makapag-supply sa ating mga industry and institutional buyers po. Okay, sige. Maraming salamat po Director Glenn Panganiban ng Bureau of Plant Industry.